So guys, welcome to our new video. Sa video ito, sasagutin natin na yung tanong nyo na kung paano pumayat ng kahit hindi nag-exercise. Oo, possibly po yun. Gusto ko lang share sa inyo nung dati ako. Nag-start ako is from 80 kilogram to 62 kilogram. Diba, sobrang laki po. At huwag nyo pong isipin na ba't antagal-antagal yung process, antagal-antagal ko pumayat. Huwag nyo pong isipin yun. Ang gawin nyo lang every week magkilo kayo para malaman nyo may kung may improvement kaya kayo mamotivate. Yun yung ginawa ko guys. Pero on that time, nag 62 kilogram ako, hindi ako nakapansin noon ibang tao. Sinabihan ako na, uy, anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Yun, talaga nagulat ako. Pagbalik ko ulit sa hindi na ako nakapakilo nun eh. Pagbalik ko sa center, 62 kilogram na. So, nashock talaga ako. Sabi ko, mas effective talaga yung ginawa ko. Wanyo, kung talagang kailangan nyo ng grabe yung gawin to talaga or dapat slight lang kasi hindi naman talaga dapat magpapayat ng sobra. Pero guys, kung yan yung sinasabi ko sa'yo, kilalanin nyo yung katawan nyo. Just like ako, malaki ako talaga dati. So, puspusan talaga yung pagda-diet ko, no? Yun yung ginawa ko. So, kayo din. So, dito sa ituturo ko guys, hindi kayo gagastos dito. Kahit ni piso, kahit wala. Bagkos, makakatipid pa kayo dito. Yung kabuuan nito is calorie deficit. So guys, sinasabi ko agad sa inyo na papaunahan ko na kayo na magbabago yung routine nagbuhay nyo or magbabago yung daily lifestyle nyo. So, simulan natin sa calorie deficit. So, ang calorie deficit guys is magbuburn ka ng calories more than what you take. Parang sobra sa kinitake mo. Pero, ibig sabihin, exercise yun. Hindi ko naman ginawa yun dati. So, wala tayo ngayon dyan. Ang gagawin natin is magtitake tayo ng sa calorie deficit natin, magdetake tayo ng calories na less than sa hinihingi ng katawan natin. So, for example, nasa 1,000 calories, ang titake lang natin nun, yung sa 600 to 700. To be practical guys, wala naman tayo talagang ganun. Wala akong ganun na ginamit. So, ang ginawa ko lang, nag-less talaga ako sa kain. So, importante dun guys, ang ginawa ko kasi, kayo na sarili nyo, kilala nyo katawan nyo, kailan kayo mabuto ng sobra. Kayo na nakakalam nun. Ang ginawa ko, ang meal ko talaga is 12, 4, tsaka 9. So, within that, para ma-achieve mo guys, tubig, mag-tubig ka lagi. Ako minsan, pag hindi ko, alam kong hindi ko na kaya, bumibili ako sa kantin, nag-aaral pa kasi ako eh. Bumibili ako sa kantin ng shake, minsan, egg. Yung mga healthy naman guys, healthy yung kinain nyo is mas hindi kayo madalas mag-crave sa pagkain. That's the process lang guys, yun yung sinasabi ko lang. Kasi ako guys, yung sinabi ko kanina guys, kilala nyo yung sarili nyo. So ako kasi guys, pag nagugutuman ako, sumasakit talaga yung ulo ko ng sobra. For like 3 hours, sasakit na yan ng ganyan. So, yun nga yung ginawa ko, yung tubig ako lang ng tubig, parang nag-water therapy na ako, tapos kakain ako ng itlog, kain ako ng fruit shake, kung saan mas may makuha din yung katawan ko na sustansya din, hindi tulad na pag kumain ka ng, iwasan nyo guys na gawin yung pampalipas sa botanis yung mga dessert. Sobrang tatagal yung process guys pagka ganoon pa rin ginagawa nyo. At iwasan nyo din guys yung mga liquid form na calories na in-intake. Like for example, sa milk, at malaking calories yung makukuha natin agad dyan. So soda, yung dapat nyo iwasan lagi guys. Na yung tatandaan is water therapy, tapos mag-eat kayo ng within sa range ng meal nyo, mag-eat kayo. Pag hindi nyo kaya, mag-eat kayo ng mga masustansya din pagkain. Kahit hindi ganun karami. At pag kumakain kayo guys, diba gutom tayo nun sa fasting? So, kain kayo. Huwag sobrang dami guys. Kumain kayo ng healthy. Kumain kayo ng... Hindi na wala naman tayong time lagi gumawa ng healthy foods. So, ang gagawin nyo na lang is... Sa isip nyo is healthy siya. So, literal na healthy ako kasi kumakain ako pag sa kainan. Medyo busy pag estudyante. Kumakain ako is gulay. Which is alam kong mapupunan yung pangailangan ng katawan. Kung hindi na pagkakain ka is puro fried. Sobrang tagal na process yun guys. Kaya, stick to the process. Technique na rin ito na ginawa ko na i-share ko sa inyo is ang ginawa ko kasi naging resourceful ako eh. Dito kasi ako sa probinsya, so marami ito isda. Alam ko yung mga source of protein o itlog, saging, mga ganyan. Pero kain din tayo ng rice. Huwag tayo mag-skip ng rice kasi importante din yun guys. Kasi kung ganyan yung mga intake natin pagkain, yung mga healthy, is may iwasan natin yung pag-start, yung pag-crave sa mga pagkain lagi. Kasi nga, healthy naman yung pagkinakain natin. Kahit maliit, healthy siya. Nagpupunan pa rin yung pangailangan ng katawan natin. So next guys is, pinaka-important, sanayin din natin yung sarili natin na kumain ng mga vegetable at high fiber carbs. So, sanayin natin kung merong kamote dyan o ganyan. Mas maganda siya sa guys na
maging substitute minsan sa rice para mas mabilis yung process. It's up to you din guys kung ang dami ko ding napanood sa YouTube na mga kailangan-kailangan. Pero nahirapan ako kasi ang daming gagastusin, ganyan. Pero guys, maging resourceful kayo. So ako, yun lang ginawa ko guys, effective siya. Kung anong meron ako, kung anong healthy na alam ko, i-grab ko yun. Ito, pinaka-importante guys, is drink a lot of water. So, may hack ako dyan sa water. Sinasabi ko lagi sa kanila yung mga nagtatanong-tanong din sa akin. Ang importante guys, kakain ako niyan, nakainom na agad ako ng 1 to 2 glasses of water. At habang kumakain ako, umiinom pa rin ako ng tubig hanggang matapos ako. So within yung healthy ko naman na pagkain, na kahit maliit lang, is after nun, sobrang busog na yung feeling ko. Hindi na ako mag-crave, hindi na ako magdagdag. Kasi number one talaga guys, na napadami yung kain natin is, yan yung ugaling Pinoy. Pag may natirang ulam, kukuha ng kanin. Pag may natirang kanin, kukuha ng ulam. So, ayun lang guys, yung ano sa inyo. So, yun yung gawin nyo, yung hack ko sa tubig. Inom lang kayo ng inom ng tubig. At ganun din guys, sa fasting process natin, mag-inom din kayo ng a lot of water doon para hindi lang tayo lagi mag-starve. Pero kung hindi kaya, yung sinabi ko kanina, kumain tayo ng healthy kahit hindi ganun karami. Para lang ma-achieve mo yung laging ganun. Pag tumagal na yun guys, you will get used to it. Makakasanayan yun punch. Parang yung nangyari sa akin. Parang normal. Ginawa ko talaga na sobrang papayad sa akin yung skip meals or fast. Ayun na lang, it's up sa sarili nyo kung kaya nyo yung ganun sa ginawa ko. Pero mas maganda, effective yun guys, na kaya din yun ng katawan nyo. Kayo nang bahala mag-divide ng hours kung kailan kayo magpa-fast, kung ang discarding gagawin nyo doon sa mga meals nyo guys. Kaya sabi ko nga, kilalaan nyo yung sarili nyo kasi hindi naman tayo lahat, pare-pareho tayo ng katawan. Pare-pareho tayo ng nararamdaman sa tuwing nagpapagutom tayo, sa tuwing may ginagawa tayo. Get out! So guys, ito din guys, may good news naman dito guys sa gagawin natin. Yung ako kasi guys, di ba, sobrang ginagawa ko na yung pagda-diet. Pero meron akong cheat meal. Nag-cheat kayo ng buong araw. Sobrang daming calories, daming fast yun na dapat ibuburn. Pero hindi naman tayo nag-exercise, di ba? So wag yung gagawin yung cheat day. Ang gagawin nyo is cheat meals. Kasi kailangan din yan natin sa mental health natin eh. Yung masatisfied yung gusto natin. So kailangan din yun guys sa mental health. Pero ang sabihin ko sa iyo guys ha, isa cheat meal, hindi yon cheat day. Kasi pag cheat day, kasi hindi naman tayo nag-exercise, mahirap yun i-burn, sinasabi ko. May time kayo na mag-exercise, gawin nyo guys. Kuwari, nag-eat kayo ng ganun karami. O kaya hindi sa isip, napansin nyo na parang sobrang yung nakain ko, hindi healthy. So, ang gawin nyo guys, i-burn nyo siya pagka umaga. I-burn nyo siya. Mag-exercise kayo or jogging place. Lahat ng pwede nyo gawin. Kine-recommend ko talaga guys, mag-exercise for the best and fastest result. So ayun guys, yun yung mga share ko na true experience ko. Hindi naman ako as in nag-aral about sa ganun. Pero first sa akin, nag-aral ako sa YouTube. Natuto ako sa YouTube, sa mga nabasa ko. At in-apply ko sa sarili ko na iba-iba yun guys eh. Kailangan nyo muna kilalanin nga yung sarili nyo bago nyo i-apply yung mga ganun. Kasi iba-iba tayo ng paraan. Kasi yung iba, nagtuturo sa atin ng mga ganun gagawin. Pero sobrang hirap yung ginagawa. Ibang level na yun guys. Parang kung saka lalabas tayo, gagastos tayo ng pera, gagastos tayo ng ganyan. Pero it's up to you guys, tulad sa akin. Nag-gather ako ng knowledge about sa iba, YouTubers, mga ano, ng tao. In-apply ko yun sa sarili ko. Then yun nga yung natutunan ko guys, yung sinishare ko sa inyo ngayon. Bago matapos tong video na to, don't forget to subscribe and click the notification bell para mas maraming pa tayong pagsasamahan dito. So, ayun guys, yung ano natin doon na is calorie deficit. Being conscious sa lahat nating kinakain at ginagawa. At ganun din guys, being resourceful. Kasi nga wala tayo dito ilalabas na pera. So guys, Virgin Aquino signing out.